Patuloy ang pirmahan. Kapamilya Stars, kapamilya pa rin ibinunyag bakit isinama sa isang Star Cinema Project. Tingnan ang mga detalye. Labis na natuwa ang kapamilya actress na ito nang malaman niyang siya ay napili para sa kanyang papel sa darating na pelikulang A Very Good Girl. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata ni Chef Filomeno sa ABS-CBN, ibinalita niya sa ABS-CBN News kung paano siya napili para sa kanyang papel at kung paano ito magiging karanasan na muli siyang makatrabaho si Catherine Bernardo. Bukod dito, sinabi ni Chef Filomeno na siya ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataong makatrabaho ang award-winning na actress na si Dolly De Leon sa pelikula. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Actually ito sa Gosie, I didn't know na yung Gosie na yun, ako lang pala talaga ang option nila for Sab. They were really patient with me para makuha yung gusto nila kay Sab. I can't wait for you to watch it." Kami ni Kat, after Got to Believe, parang may isa kaming scene doon na sinabing, "Shucks, tumatanda na talaga tayo. We've really come a long way. Mas humbling siya kasi yung career path ni Catherine, that's what I look up to also. Grabe yung makatrabaho mo si Miss Dalish din, she is so nice. Grabe yung takeaway, I only had a few shooting days pero ang dami kong natutunan." Ipinahayag din ni Chef Filomeno na ang pagsasama-sama nila ng mga magagaling na aktor at aktres ay nagpapalakas pa sa kanyang pagnanasa para sa kanyang sining. Aniya, "This is why I love what I do kasi hindi today magaling ako, ibig sabihin pinangako akong magaling na ako. I am surrounded by people that they really love what they are doing. Yun ang mas nakaka-inspire to do as well." Nang tanungin kung sino pang nais niyang makatrabaho sa inaharap, binanggit niya si Jan Arcilla. Aniya, "I would really love to work with Sir Jan Arcilla also. Feel ko mas mapupush pa yung craft. Siyempre hindi ka naman pwedeng, oh my gosh, anong gagawin ko? You really have to show your best. Hindi ka pwedeng maging mental block." Samantara sa ibang balita, si Jack Ejercito ay hindi gaanong nangangarap na humarap sa bagong romantic relationship dahil sa pangunahing focus niya ay nananatili sa kanyang karera at sa pagbibigay ng stable na kinabukasan para sa kanyang anak na si Ellie. Matapos pirmahan ang kanyang network contract, binanggit ni Jake Ejercito sa isang panayam ng ABS-CBN News na malaking bahagi na ng kanyang oras ang kinukuha ng kanyang mga responsibilidad bilang isang aktor at ama. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "With work pa lang in being a father, medyo mahirap na to manage my time lately. I'm still trying to get used to it. Of course, being a dad is a full-time job but luckily, given our setup, I have great co-parent with Andy. So kahit paano, nahati yung pagiging parent. Kung naghahanap ba ako as of now, no, my priority is my daughter and my work." Sinabi ni Jake Ejercito na siya'y lubos na nagpapasalamat na may mga pagkakataon na siyang maglaan ng oras kasama ang kanyang anak kapag hindi siya nagtatrabaho. Aniya, "Kasi yung setup namin most of the time she is with her mom sa Siargao. So parang sinischedule na lang namin kapag hindi ako masyadong busy, that's when we stay with me." Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Chris Jerry Cruz, kay Karel Kong at kay Perla Cruz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.